Hello guys, magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saang lupalop man ang mundo kayo ngayon naroon, mag-iingat po kayo palagi. So mayroon tayong bagong topic guys na tatalakayin, ito'y tungkol sa kung paano mag-apply ng AdSense at monetization dito sa ating YouTube channel. So congrats pala sa akin guys kasi na-reach na natin yung requirements ni YouTube para sa monetization at nakuha na natin yung 1K subscriber at 4K watch hour dito sa ating channel dahil yun ang requirements ni YouTube bago tayo makapag-apply para sa monetization. Kailangan ma-reach muna natin yung 1,000 subscriber at 4,000 watch hour sa loob ng isang taon. Kaya masaya ako at na-achieve na natin yung requirements ni YouTube. Kaya nagpapasalamat ako dun sa mga taong tumulong at patuloy na sumusuporta sa ating channel. Nagbunga din ang ating pagsisikap guys. So guys, itong pag-apply ko sa monetization ay nirecord natin sa screen kung paano natin ginawa yung step by step na proseso. At nilagay ko na din dito guys yung ano, kung ano yung ano, naging resulta sa pag-apply ko ng monetization. So guys, huwag na natin patagalin, simulan na natin mag-apply. So guys, ang una natin gagawin, punta muna tayo kay Google Chrome. Ayan. Tapos, click na lang natin yung YouTube channel. Hindi na natin kailangan mag-type ng YouTube channel guys sa search bar kasi naka-built-in naman siya kay Google Chrome. So dapat naka-desktop yung settings ng cellphone natin para lumabas yung mga option YouTube para masundan natin yung tamang proseso. So click natin yung dollar sign guys para mapunta tayo sa monetization platform. So dito natin makikita kung pwede na ba tayo mag-apply for monetization o hindi pa. Dahil sa na-reach na natin yung requirements ni YouTube, may lalabas sa baba na apply now. So apply na tayo guys. So ayan, andito na tayo guys sa agency kung saan tayo mag-apply at magpapasa tayo ng biodata. Kung mapapansin nyo guys, may makikita tayong tatlong step. May step number 1, step number 2, at step number 3. Isa dyan sa kanila guys ay naglalaman ng sorpresa. Pwede tayong manalo ng 1 million jackpot plus trip to Hong Kong. Sarot lang. So ang unang gagawin muna natin guys, i-click muna natin yung unang step. So dahil na-click na natin yung first step guys, may lalabas ng mga terms and guidelines kagaya nitong nasa screen. Ayan. Medyo mahaba-haba yung guidelines niya, pero kung tinatamad kang basahin at may idea ka na din sa guidelines, pwede mo naman siyang i-skip at i-click mo lang yung accept the YouTube program terms at click natin yung accept terms. So tapos na tayo guys sa unang step. Dadako na tayo sa step number 2. Dito na tayo i-interviewin ni YouTube. Dito na tayo maglalagda ng mga impormasyon at detalye tungkol sa ating pagkatao at kung saang lupalop ng mundo tayo naghahasik ng lagim. Seryoso ka ba? So click lang natin yung start, then click natin yung arrow. May tatlong option na pagpipilian. Pinili ko yung no, I don't have an existing account. Ibig sabihin wala akong ibang ginagamit na account. Ikaw lang sapat na. Bola lang yan. So continue natin. Mapupunta tayo sa mga nakaregister nating Gmail account. Pipili lang natin yung account na i-re-register natin sa AdSense account. So ayan guys, na-register na natin yung Gmail account natin sa Google AdSense. So click lang natin yung yes, send me customize blah blah blah. Ayan. Tapos ilalagay natin yung country natin. Click lang natin yung arrow. Ayan. Dahil nasa Pilipinas tayo, select natin yung Philippines. Pagkatapos natin i-select yung Philippines, may lalabas uli na review terms and conditions. Dahil Philippines yung na-select natin na bansa, kaya nag-convert na din sa Tagalog yung lingwahe. Medyo mahaba lang din pero pwede natin i-skip para di na tayo matagalan. So click lang natin yung yes, I accept the agreements, tapos click lang natin yung create account. Ayan, mapupunta tayo sa customer information. Sa create payments profile, dito ipapadala ang Google AdSense pin. Click lang natin yung submit guys. Tapos mapupunta na tayo sa customer info. Dito na tayo maglalagda ng mga information sa atin. Ilalagay natin yung pangalan, middle name at syempre yung apelyido natin. Ayan. Type muna natin yung pangalan natin. Complete name. Okay.
Ayan, tapos na natin yung pangalan. Next step natin, punta tayo sa address line 1. Ilalagay natin kung saan tayo nakatira. Lagay natin yung street o block ng bahay natin kung mayroon man. Sa address line 2 naman, kung nasa village ka, ilalagay natin yung pangalan ng village or subdivision. Sa suburb naman, ilalagay natin yung lugar ng district natin o kung saan lugar ka mas malapit na madaling hanapin, katulad ng People's Park o mall. Ako kasi mas malapit ako sa puso mo. Ano ka nasisira, ulo? Sa city naman, kung saan tayo sakop ng syudad, ilalagay din natin dito yung postal code ng city natin. So ilalagay din natin yung province natin, guys. Click natin yung arrow. May pagpipilian na tayo dyan. Pero pag yung Google AdSense natin, guys, ay nakaregister sa NCR, ilalagay natin Metro Manila. Yan, okay na yan. Ayan. So ilalagay din natin, guys, yung ano natin, yung contact number natin. Ayan. Tapos submit natin. I-review ulit natin, guys, yung mga details na finalapan natin kanina. Pag okay na, click natin yung submit. So hintayin natin mag-loading. Mare-redirect ulit tayo, guys, kay YouTube Studio. So click natin yung direct. So ayan, guys, bumalik na ulit tayo kay YouTube Studio kung saan tayo unang gumawa ng proseso sa pag-apply para sa monetization. So natapos na tayo, guys, sa step number 1. Bali sa step number 2, in progress na lang siya. So hintayin pa natin, guys, yung approval ni YouTube. Pwede na tayo mag-exit, guys. So maghihintay na lang tayo na mag-email sa atin si YouTube kung ipapasa niya ba channel natin para sa monetization o hindi. So guys, after 20 hours, nag-email sa akin si YouTube. Nakakalungkot man sabihin, guys, pero kailangan nating tanggapin. At ito yung sabi niya: "Your channel is not approved for the YouTube Partner Program." Ibig sabihin, hindi kami pwede maging partner ni YouTube. Hanggang tropa lang daw kami. So ayan, marami siyang binigay ng mga reseta ng gamot. Gamot talaga? Ang team daw nila ay nireview ang aking channel. They found that my application does not meet our YouTube Partner Program policies. So we cannot approve your channel for monetization at this time. Ano ba yan? So para daw malaman ko kung ano yung rason kung bakit hindi ako na-approvehan, pumunta daw ako sa monetization page nila para ma-review ko kung ano yung violation ko. Ayan. So click lang natin yung monetization page. Tapos browse natin yung Google Chrome. So hintayin natin mag-open. Ayan. So click ulit natin yung dollar sign. So andito na tayo, guys, sa monetization page. So dito natin malalaman kung ano yung nalabag nating guidelines ng YouTube kaya hindi tayo na-monetize. So ayan, guys, yung violation ko. Meron akong reused content. Yun yung isa sa mga pinakabawal ni YouTube na mag-upload tayo ng mga reused content. Kaya ina-advise lang natin, lalo sa mga baguhan na nagsisimula pa lang mag-vlog o gustong pasukin ng pag-YouTube, gumawa tayo ng original video, guys, para pag mag-a-apply tayo ng monetization, madali tayo ma-aprobahan. At para di kayo matulad sa akin. Pero okay lang naman, guys, at least nasubukan natin ma-encounter yung negative results natin kay YouTube para mas lalo naman tayong matuto sa mga pagkakamali natin. Pero huwag mag-alala, guys, kasi pwede pa rin naman tayong mag-reapply. Magbubura na lang tayo ng mga reused content at binigyan naman tayo ng schedule ni YouTube kung kailan ulit tayo pwede mag-apply. At i-review ulit nila yung channel natin at sana ma-approve na tayo. At dapat, guys, bago ulit tayo mag-reapply, siguraduhin pa rin natin na nakamaintain pa rin yung requirements ni YouTube na 1,000 subscriber at 4,000 watch hour
Pero hanggat maaari guys, more than 1k subscriber at 4k watch hour para ma-stable mo na yung qualification ni YouTube. So guys, hanggang dito na lang. Update na lang ulit tayo kung ano uli ang magiging resulta sa pag-reapply natin for monetization. At para sa mahalagang impormasyon guys, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update ulit tayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat mga tao, Diyos mabalos.